Kapayapaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumahan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihing Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming kalooban, pakundangan sa iyong pagmamahal, sapagkat hindi ka namin mabibigyang kasiyahan kapag kami ay hindi mo kinakatigan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang walang makaalala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, sa iyo ko natagpuan yaong aking minimithi at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y liyon ang katulad. Tatangayin nila ako, sa malayo itatakas. At kung ito ang mangyari, pihong walang magliligtas.
Dudurugin nila ako, lulurayin walang habag. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko'y sa'yo'y lubos. Pumatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Iyon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila, at sa iyo ay dilingid ang laman ng puso't diwa. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat, laging handang magparusa sa sinumang gaway linsad. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa buong Diyos ng liwanag sa tiyag ay anganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas," sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ng iba pa, "Maari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak?" Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseyo. "Bakit hindi ninyo siya dinala rito?" tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng gaya niya." "Kayo man ba'y nalinlang din?" tanong ng mga pariseyo. "Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya?" "Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya, mga sinumpa." Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag sa ating kautosan na hatulan ng isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga Galilea na rin? Magsaliksik at makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea." At umuwi na ang bawat isa. Ang mabuting balita
ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. March 16 po ngayon, araw ng Sabado sa fourth week of Lent. At sa mga pagbasa po natin, napakinggan natin ang mga lumalapit sa mahal na pong Jesus Nazareno ay nababago. Maging ang mga kawal na bantay ng templo, maging si Nicodemo na isang Pariseo na may mataas na katungkulan, yaong mga inireserba ang kanilang judgment hanggang wala pang napatutunayan. Yaong mga hindi nakinig sa mga sabi-sabi. Kumpara naman sa mga punong saserdote at sa mga Pariseo na humusgang ang mga tao raw na naniniwala kay Jesus ay walang nalalaman sa kautusan at mga sinumpa. Sila rin ang humusga sa kanya na wala raw propetang magmumula sa Galilea. Kung inyong maalala, si Nicodemo po ang kausap ng mahal na poong Jesus Nazareno nang ipahayag po niya ang mabuting balita sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ay pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya rin ho ngayon ang kausap ng kanyang mga kasama na nagbibintang sa kaniyang taga-Galilea na rin at kailangan daw magsaliksik. Siya na tinindigan ang napaka-basic sa kanilang kautosang pare-pareho naman nilang alam. Ang karapatan ng isang akusado sa due process of law. Due process na handang baliwalain ng kanyang mga kasama dahil nga nauna na ang kanilang paghatol o yung judgment. Mga kapatid, habang nag-a-unfold po ang mga nalalabi pang araw sa panahong ito ng Kwaresma hanggang sa Semana Santa, mainam kung subaybayan natin o sulyap-sulyapan natin ang isang karakter na ito, ang isang karakter na ito sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Si Nicodemo. Kung paano gumawa sa kanyang buhay ang mahal na poong Jesus Nazareno. Kung paano siya tumugon. Ano ang nakita sa kanya ng Nazareno? Ano ang meron sa kanya? At nakatugon siya sa ganong paraan. Saan siya dinala ng kanyang pagtugon? At kung ano ang naging partisipasyon niya sa gawaing ito ng pagliligtas? Babalikan natin si Nicodemo sa Easter, ang kanyang kwento. Sa ngayon ay sapat nang ipinta ang preview ng kanyang spiritual growth at ang movement ng Espiritu Santo sa kanyang kalooban. Makakapture natin sa ilang salita ang nangyari sa kanya. Mula sa pagiging tentative, papunta sa pagiging open and public. Sa puntong ito ay inaanyayahan din po tayong pagtuunan ng pansin ang nangyayaring progreso sa sari-sarili nating paglagong espiritual. Kung sumusulo nga tayo,
Una, mabuti po kung mapakiramdaman natin ang pag-aalab ng ating mga puso sa tuwing magdarasal tayo o sa tuwing masusulyapan man lamang natin o mahahawakan ang imahe ng mahal na poong Jesus Nazareno. Pangalawa, mabuti rin po kung mapapakinggan natin ang mensahe sa atin ng pag-aalab ng ating pusong ito. At kung saan tayo dadalhin ng mensaheng ito. Pangatlo, mabuti din naman kung masosolidify natin ang ating tugon. Sa paanong paraan tayo tutugon? Sa mensaheng ito ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng pagpapangalan, sa mga paraan na pwede nating magawa. Yung akma sa ating piniling bokasyon. Pang-apat, tingnan po natin kung maisasagawa natin ang tugon na ito ng tama. Ibig sabihin, ang paggawa nito o pagsasakatuparan nito sa tamang motibo ng may tamang pakay. Dahil kung gagawin natin ito, kung gagawin natin ang tama sa maling motibo, masusunog tayo na parang dayami, yung ningas kugon, manlulupaypay, mauupos, kakapusin. Yun ho ang indicator natin kung ang ating ginagawang tama ay ginagawa natin sa tamang motibasyon. Kung na-energize pa tayo nito, nare-renew, nano-nourish, nare-revitalize, nakapagbibigay buhay. Hanggang sa tumibay ang ating debosyon. At panglima, kung magiging natural na sa atin itong debosyong ito, ibig sabihin, wala nang pag-uurong-sulong o pagkikibit-balikat, kundi parang ilog na dumadaloy ng patuloy at malaya sa atin. Parang hangin na umiihip kung saan niya ibig. Ito po kasi ang paraan ng Espiritu Santo. Mahal na poong Jesus Nazareno, himukin niyo po kami at turuan niyo rin po kaming tugunan ang inyong mga panukala. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inaalala natin ang hindi pagtanggap sa tagapagligtas na nagpakasakit para sa ating kapakanan, hilingin natin ang pananampalataya ng isang aba upang maihatid natin sa iba ang mensahe ni Kristo. Sa bawat kahilingan ng atin pong itutugon, Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga makapangyarihan, naway patnubayan ng Espiritu ng pananampalataya, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga nagpapalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo sa lahat ng dako, naway pagkalooban ng tapang, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mayayamang bansa, naway maging bukas palad sa pagtulong sa mga mahihirap na bansa, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga bilanggo, mga matatanda at mga may kapansanan, naway palakasin
ng mga nakapagpapaginhawang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ama ng lahat, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay higit na ilapit sa iyo. Patnubayan mo kami sa aming misyon na palaganapin ang aming pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa'yo Ama aming antok ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahai kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, malugod mong tanggapin ang aming mga alay para sa aming kaloobang nahirati sa pagsuway at mapahinuhod ito na sumunod sa iyo sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa lahat, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang galad mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Announcements.
Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating ministry, mandated organization, HDN, at iba pang mga samahan ng ating simbahan. Bukas, pampayan ng Daan ng Krus, March 17, 2024, sa ganap na 1:30 ng hapon. Magdala po tayo ng ating mga sariling krus. Makiisa po tayo. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang mga oras po ng ating finance office, tuwing Lunes hanggang Webes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalisayin nawa kami ng banal na pakikinabang na nagpapagindapat na kami kalugdan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Tinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.